Hi, Maharlicans. Hello po. Good morning mula dito sa Los Angeles, California. Whew. At saka, ano ba ang pag-uusapan natin tungkol kay Jim Paredes? So, alam niyo po, nung sinend sa akin yung videos, nung una nag-init talaga yung dugo ko, nag-init yung ulo ko dahil sa asal ng bastos na oranggutang na ito. Ngayon, Maharlicans, ini-encourage natin ang ating mga kapwa Duterte followers, okay? Mga supporters ng Duterte na maging yung hindi tayo nakikipagbangayan o hindi tayo dapat naging barbaric. Alam nyo, itong matandang ito, okay? Sinulat ko yung mga words niya, okay? Matandang ito, talaga namang wala nang pinagtatandaan, palibasa laos na. Okay, but bago ko siya gisahin ng bonggang-bongga, gusto ko lang pong saluduhan, okay? Sasaluduhan ko po yung youth, Duterte youth, okay? Dahil sa ipinamalas po nilang self-discipline, okay? Yung emotion na yon, yung moment na yon, kung hindi po nila pinairal ang kanilang pagiging tao, okay, at disiplinado, malamang po nasapak na o kaya napatay na yung gurang na laos na singer na yon. But ganun pa man, hindi natin ini-encourage yung mga ganun. But sabi ko nga, ay sinasaluduhan ko po kayo, okay, sa lahat ng mga nandoon. Yun, ganito lang po naman yan eh. Una, ilan sila? 6, 7 yung Duterte youth group na yon. Kung talagang hindi sila naapektuhan itong mga dilaw, okay? Itong mga kultong dilaw na nag-emote doon sa EDSA, na pilit, na nilalason ang mind, okay, ng tao. Kung ako po ang nando doon, okay, dilaw ako, Duterte ako, okay, tapos may pitong dilaw na yon na nag-gaganon, whatever, hindi ko na po papansinin yon. Dead ma. Kasi para po sa akin, walang bearing yung bilang nila. 6 sila, 7. Kaso nga po, sila ay pikon na pikon. Okay? Si Aranggutang, Jim Paredes. Pikon na pikon dahil hindi po niya kinakaya. Okay? Hindi nila kinakaya na ang mga Pilipino, okay, nagising na. At saka unang-una, bulok o bugok, okay, na Jim Paredes, sino ang nagsabi sa'yo na bawal, okay, ang pumunta sa EDSA? Unang-una, ang nagpatayo ng EDSA na yan, na mga monumento dyan, lahat-lahat, gobyerno yan, pera ng bayan yan. Punyeta ka, bakit mo pinagbabawalan sila? Ha? Nakita ko po doon sa video footage, hindi naman po nang gugulo, okay, ang youth, ang Duterte youth. Okay, naggaganon lang sila, pinapakita lang nila yung suporta nila, okay, sa gobyerno. Bakit nyo pipigilan? Okay, bakit? Dahil kayo ay mga piko na. So, sabi ni Paredes, ang mga statement niya, they came there to spoil the party. Mga Maharlicans, mga kababayan, nakita niyo bang in-spoil nila, nagwala ba sila doon, naghagis ba sila, you know, nag-physical ba sila? Hindi sila nag-physical, they're there, okay, para sa mga dilaw, bastos yun, kasi nga, mga talunan. Ha? Mga talunan sila. So, hanggat hindi nag-physical ang tao, kalaban mo man yan, okay, o against man sa'yo, wala kang karapatan. Oranggutang na Jim Paredes, wala kang karapatan. Okay, na mag-emote ka doon, na pinipilit mo, okay, na pinipilit mo na ang gobyernong Duterte ay, okay, sinabi niya po ito, sabi niya doon habang nagle-lecture niya, sabi niya, how about the 7,000 deaths? Okay, how about the 7,000 deaths daw na sinisisi niya na base dun sa kanyang statement na si President Duterte ang nag-utos nun na pagpapatayin ang 7,000 deaths. Hoy, bobo! Okay, bobong matanda na pa-Ingles-Ingles na akala mo pag nag-Ingles ka, magaling ka na, matalino ka na. Okay, sabi mo Pilipino ka, abnormal. But anyway, sinisisi mo sa gobyerno ng Duterte, bakit hindi mo? Okay, bakit hindi? Lagi na lang kayo, punyeta kayo pa ulit-ulit kayo yung extrajudicial killings na yan eh. Bakit hindi mo i-lecture, okay, doon sa mga alipores mo, mga dilaw, kung ano ang ginawa ng Duterte administration? Kung ano ang ginawa sa the DSWD,
sa agriculture, sa DNR, sa education department, lahat-lahat ng mga mga achievements ng gobyernong Duterte. Bakit po niya takay pa ulit-ulit kayo, EJK, EJK, ha? Para kang bakla, ano pa yung sabi niya doon? My gosh, think, gaganon pang punyeta niya. Ikaw ba, Pilipino? Arte mo? Gusto mo lang mag-English-English doon para yung mga, yung tao na hindi ganun kagaling magsalita ng English pero mas matalino sa'yo, ini-intimidate mo. That's about it. Okay? Kaya wag mo kaming lulukohin, matandang baliw. Okay? Ano pa? Sabi niya, bakit ba kayo nandito? O bakit? Kung nandoon sila, bakit sa'yo ba yon? Sa'yo ba ang EDSA? Punyeta kayong mga dilaw? Feeling nyo lagi sa inyo? Let's check kayo. Sabi niya, wake up, Pilipino tayo. Oh, yeah, wake up. Yeah, dapat talagang wake up, talagang awake na kami. Awake na ang mga Pilipino. Demonyito ka. Sabi niya, Pilipinas, nag-English-English. Buti sana kung ang English mo tuloy-tuloy eh. Na talagang you're born in talagang slang na hindi ka marunong mag-Tagalog. That man, maintindihan ko na hindi ka marunong mag-Tagalog, but Pilipino ka. Pero yung nakakapagsalita ka naman ng Pilipino, nag-i-inarte ka doon, demonyo ka. Ano pa? Oh, tapos sabi niya, look at me. 'Di ba? Ang yabang eh. Pero you know what? Believe ako dito. High blood ako. Believe po ako talaga sa doon sa mga batang mga Duterte youth 'yon. Dahil po kung ako nandoon, I don't know. Na-boxing ko na yung pagmumukha ng matandang 'yon. Nagpa-practice pa naman ako mag-boxing. But anyway, ano pa ba ang mga chika ng demon nitong oranggutang na laos na ito? Okay, ito nakakatuwa. Nung sinabi ni nung isa sa mga sumasagot sa kanya sa Duterte youth na yon, sabi niya, ipinaprovoke niya nga, eh, di ba? Chinchika niya. Tapos sabi nung isa doon, sabi niya, ano bang nagawa ni Duterte? Ganyan. Tapos sabi nung isang youth, sabi niya, one of our barangay is very safe now. Oh, see? So wala po siyang nasagot doon. Okay? Sabi nung ng Duterte youth ng kanilang barangay ay ligtas. Okay? So wala siyang nasagot dahil po yun yung totoo. Ikaw matanda ka. Matanda-tanda mo na, hindi ka pa rin nagbabago. Pilit mo pinitwist, you know, ang mga kabataan. Oh, yung mga pumunta doon, mga bayaran, may sinend akong tao doon. I have my own footage. Punyeta ka, hindi lahat na nando doon, dilaw. May sinend akong tao doon para i-monitor ka, gago. Punyeta ka. Ano ba ang sinabi niya ng Corimao? Tignan natin. Tapos sinanong siya, oh, are you a Filipino citizen, sir? Tapos sabi niya, Filipino and senior daw. So, pang-asar. So, punyeta, oh, senior. Kasi senior citizen na siya. But sa akin, wala namang issue kung Filipino. Australian siya or Filipino. Whatever kung ano niya. Kasi hindi naman siya. Wala naman siya sa office. But, you know, yung asal. Yung asal niyang pagka-demonyo, pagka-barbaric, dito po natin nakikita na ang mga dilaw, how much more kung wala pong camera doon, dito po natin nakikita na yung mga dilaw na ito ay talagang maano sila, yung aggressive sila na actually sila ang handang pumatay eh. Yung mga ganong attitude po, sila ang handang pumatay at manakit ng kapwa. Kasi kung ako doon, dead na lang kayo. Ito lang kayo eh. Just ko, walang bearing sa akin yun. Yung mga bashers ko nga dyan, mga punyeta, diba? Dead na lang ako, diba? O ano ngayon? So, ganun lang po yun. Ngayon, kaso nga lang, kaya tinitira tong youth na to, tsaka tinitira tayo, kasi nakakapuwing po tayo eh. Maliit lang tingin nila sa atin, pero puwing na puwing sila. We're 2.1 viewers now. Thank you very much. At ano pa ba? So, again, wala na. Yun lang ang mga sinasabi niya. O yun, pumunta daw siya doon na para makipag-debate doon sa mga youth, Duterte youth na yun. Nakipag-debate ka, you're provoking them, bullshit. You're provoking them. Kitang-kita ng buong bayan, ng buong mundo, nabuksan na naman, okay? Na-uncover na naman natin ang mga dilaw. Actually, matagal na natin na nakita ang kabugkupan ng Jim Paredes na ito, diba? Katanga-tanga. Punyeta. Nabuksan na naman natin na talaga ang mga dilaw, yung mga utak talaga nila ay burak. Burak ang laman, okay? Mga utak, utak ewan, utak bugok. Mga peste. But anyway, Maharlicans, sabi ko nga kanina, ano nyo kanina, talaga gigil na gigil ako dun sa CC Aunt Abby Gonzalez, nung sinend niya sa akin. Abby, hi, kumusta? Thank you very much. Nung nagalit ako, nagwalis-walis muna ako, naglinis-linis muna ako, kasi dinivert ko yung galit ko eh, kasi baka magmura ako ng non-stop. So, pinipilit ko, ba't ka mura-mura naman tong putang inang matandang to? Punyeta, oy, Jim Paredes, ha? Let's check ka.
peste ka na leche, magbagong buhay ka na. May pa ano ka pa doon. Ano yun? Sabi niya, batang-bata ka pa at marami ka pang hindi nalalaman. Tanga, ikaw ang hindi ikaw, yung kanta mo, hindi mo isinasabuhay. Okay? Na hindi mo alam. Lagi niyong sinisisi yung mga extrajudicial na gawa-gawa ninyo, pesting yawa kayo, mga hayop. O, diba? Mga hardikans. So, basta cool lang tayo. Ako na lang bubuljak sa taong yan pag nakita ko. Matanda na yan. Baka isang sapak ko lang yan eh. Yan lang, cool lang tayo mga Harlequins kasi united nga tayo, di ba? So again, okay, actually, nagiinit ang dugo ko pero again, mga Harlequins, mamaya po, okay, 2 p.m. dito sa Los Angeles, California, sa baba ng Philippine Consulate, dun sa ground, magkita-kita tayo at lalo nating aasarin sa katotohanan, okay, sa katotohanan ang mga dilaw na tayo all over the world na mga Pilipinong gising na gising at mas mamatalinong mag-isip sa mga dilawan ay nagkakaisa at sumusuporta sa ating sambayanang Pilipino at syempre sa bonggang-bonggang presidente, diba? So mabuhay po kayong lahat at tuloy ang laban. Kahit po ako yung nagiinit pag may mga ganun pong mga komosyon sa mga atenan yung rally or prayer later mamaya, cool lang po tayo, okay? Dahil ayaw po nating manakit ng kapwa. Ayahayaan lang natin na by words, you know? Murahin natin yung mga pesting yan. Pero wag po tayo maging physical dahil wala pong nananalo sa ganun. Okay? Mga Maharlikans, hindi po tayo may pagbugbugan. Unless nayayain na lang tayo sa ring, you know? Mag-boxing tayo, okay lang yun. Pero maging physical, ay hindi ko po kayo na-advise na maging ganun. Maging ano po tayo, pasensyoso. Okay? Maging, basta, self-discipline na, self-control. Yun ang natutunan natin dito sa youth, na Duterte youth na ito. Mabuhay po kayo sa Duterte Youth, mabuhay kayo ng bonggang-bongga at sana dumami pa po kayo at dumami pang magising dahil sa inyo. Again, sa mga dilawan, hindi sa inyo ang EDSA, hindi sa inyo yung mga rebulto doon na mga, you know, yung abnormal na akino. Leche kayo, kalam nyo sa inyo lahat. O sige na po, mabuhay kayong lahat at maghahanda ako. Magsisimula pa lang ang araw ko dito at mamaya, 2 p.m. meron tayong pagtitipon. So again, mabuhay kayo lahat.